nakitaan sa picture na ito ni Jose Manalo. So ibabahagi ko na din ito sa inyo kasi nakakatuwa lang, di ba? Mayor po siya. Yo, what's up mga ka-angkol dyan? Magandang gabi po sa Pilipinas, magandang umaga at tanghali sa ibang bansa, yung mga taga-OFW dyan. Kamusta? Yon, Angkol TV ulit, nagbabalik ang iyong lingkod. Ayun. Sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share at papindot na rin sa ating notification bell. Bell all tayo guys, para ma-upload kayo. Ma-upload tuloy, Diyos ko marimar. Para ma-update kayo sa ating mga latest na ina-upload. So guys, sa balitang 80 tayo, TVJ, Jose Manalo, may banner na. Pinanganak daw na Manalo, hindi matatalo. Hindi na matatalo, pinanganak na Manalo. May banner na po si Mayor Jose Manalo. Yon. Tsaka yung TVJ, 80 ng TV5, tinaob ang mga ibang noontime show. Yun, sinasagasaan. Ayan po, tignan natin, silipin natin, baka masilip pa po ng iba. Una natin ang balitaan sa picture na ito ni Jose Manalo. So ibabahagi ko na din ito sa inyo kasi nakakatuwa. Hindi pa natatalo, pinanganak na Manalo. Diba, mayor po siya sa barangay. May ilang supporters na ginawan po si Kuya Jose ng banner para sa pagka-mayor na akala mo talaga tatakbo siya ng mayor. At ang nakakatuwa pa dito, yung caption ng banner na hindi pa natatalo, pinanganak na Manalo. Kaso, diba, Manalo po, kasi Manalo po, diba, yung apelyedo po ni Jose Manalo. Napakahusay na nakaisip nito. Katuwaan lang daw po talaga ito since ang papel grabe po. Grabe na mataba talaga ang utak ang nakaisip nito. Nitong si Kuya Jose Manalo. Hindi pa natatalo, pinanganak na Manalo. Ang taba ng utak na nakagawa nito, nakaisip. Barangay ay Mayor Jose. Yung segment po nilang Mayor Serye sa barangay, baka ma-enhance pa po ito dahil may mga madadagdag pa dyan na mga tauhan for sure. Dahil sa ganda... Exciting yan kung sinong madagdag dyan sa mga sasugod bahay. Lalo na yung mga komedyante na mga artista ba o mga vlogger o ano pa ba dyan na kukunin nila. Po ng impact ng segment nila sa mga televiewers. Baka dito pumasok yung parang kalye serye at pag nangyari yun, ito lang po yung katapusan ng lahat ng noontime show na kalaban po ng TBJ. Katulad nung dumating yung Aldab, wala lang ibang tinutukan ang mga tao kundi ang Itbulaga noon. Hindi malabong mangyari at maulit-ulit yan ngayon dahil magaling ang TBJ mag-isip ng mga segment. Correct. Hindi nyo ba niya napapansin? Doon pa sila sa kabila. Ang daming, alam mo yung mga segment nila na talagang patok talaga sa noontime show? Po nila yung kiliti ng masa. Samantalang pag-usapan naman natin ang ginawa niyo ba, po. Pag wala si Jose Manalo, parang ang may kulang, di ba? May kulang. Talagang nakakadala ng segment dyan si Jose. Kasi mataba rin ang utak ni Jose. Ang dali makaisip ng mga kalokohan. Diba? Totoo naman. Comment down na lang kayo. Comment down below na lang kung tama ba or mali yung sinasabi ko na mataba yung utak ni Jose. Ang bilis makaisip ng mga kaloko. Lalo na si Wally. Binabakapan ni Wally, diba? Si Mr. MVP at ng TV5 na pagdagdag ng pwersa po nila para po sa TBJ at ayan, sa lahat. Ayan, ang isang transmitter. Talagang alam mo, may nakita akong vlog na isang vlogger na nag-survey siya sa barangay nila kung anong pinapanood ng mga tao doon. Halos lahat magkapareha sila ng ranking ng survey niya. Kasi ang iba namang bahay doon, isa lang ang channel na kukuha. Kasi antena yung gamit nila. Yung nanonood ng 80 ay naka-cable. Kaya
may chance sila nakapanood ng 80 kasi cable yung ginagamit nila. Yung iba, Showtime, isang channel lang, Kapamilya, or GMA, isang channel lang talaga, antena lang kasi. Tatuloy natin. Ng show ng TV5 na siyang magiging dahilan lalo ng paglampaso ng TBJ sa kalabang noontime show na nasa GMA7. Inuunti-unti na po talaga ni Mr. MBP dapat na... Dapat lang, agahan nyo. Sila sabi nyo, next year, dapat baka, baka naman, MBP, agahan nyo naman, kawawa naman yung mga liblib na lugar. Sus, hindi pa nga yan na ayos yung transmitter nyo, pero... Pinataob nyo, pinataob yung ibang mga noontime show. Paano na kaya kung maayos nila yung lahat? Nako, sobra pa. Tuloy na natin. Punuin na mga bagong transmitter ang ating bansa nang sa ganon ay maabot ang ilang mga lugar na may hinapuang signal na TV5. Kaya naman, by next year, sana... Next mula... year, tandaan nyo, next year. Pero kung sa inyo lang yan, siguro mas mabuting maaga-maaga pa, no? Kasi matagal na yung next year. Para malaman na natin. Pari, hanggang hulo, abot na po ng EAT ang mga lugar na yan para... lahat po makapanood na po ng walang pinoproblema. Kasi may mga natatanggap pa din po akong reklamo sa ilang supporters ng TBJ na habang nanonood po sila, nagbablockout pa din yung TV po nila. So huwag kayong dapat yan na ayusin yan. Dahil patuloy naman pong ginagawa nito ni Mr. MBP ng paraan para sa ating lahat. Kaya salamat Mr. MBP sa inyong papalakas no ng puwersa lalo ng TBJ laban po sa kalaban po nila, although panalong-panalo na po sila dahil sila po yung pinipili ng masang panoorin kasi iba talaga yung Tito Vic and Joey kahit naman mga kaluluwa kaantihan ko mga alam mo yung mga tito-tita ko ganun talagang subaybay nila tong TBJ mga yung mga matanda pa sa atin. Buong Pilipinas na po ang makakapanood. Yung iba naman, nanonood ng GMA kasi walang ibang channel ang nakukuha. GMA lang, kaya Itbulaga ni Halosos na lang yung pinapanood nila. Pero sa para sa kanila, yung kuha nila, yung talagang sinubaybayan nila, yung TVJ. Kaso wala namang ibang makukuha na signal. GMA lang. Di, mapipilit lang silang manood ng Itbulaga ni Halosos. Diba? Ganun lang yung kasimple. Pag may magandang transmitter or signal, may chance sila makapanood at doon na lang lagi ang pinapapanoorin nila. Sa ngayon, yung mga liblib na lugar, wala. Isang channel lang. Jamie, di, no choice. Di, mapanood nila yung Itbulaga ni Halosos. Diba? Ganun lang yun. Sobra-sobrang pagkapanalo na po ito. Anin nga naman yung titulo. Kung ang suporta ng tao nasa TBJ naman, kaya correct. Manalo. Correct yan. Anhin ang pangalan. Ang importante yung suporta ng taong bayan. Matalo ang TBJ sa korte, panalong-panalo naman sila sa masa na hindi makuha ng kalaban sa kanila. Samantalang pag-usapan naman natin ang sentro po ng update natin ngayong araw. Ito naman ay tungkol po sa nilabas ng GMA na Top 10 TV program na kung saan ay pasok na pasok sa banga ang EAT ng TBJ. Top 10 ang TBJ. Yung dalawang show nila... Silipin na natin guys! Isa lang non-time show ang nakapasok. 80 lang. Yung iba mga teledrama na yan ata yung mga kuan. Si Jamie Halos, Jamie lahat. Wala namang ibang channel, wala nang ibig sabihin. Isang non-time show lang nakapasok yung TVG. Pinataob yung ibang non-time show. Walang Showtime dito. Walang Itbulaga ni Halosos dito. 80 lang ang nandito. Ayan pasok na pasok sa banga. Yan, congrats. 80 pasok sa top 10 TV programs. Tuloy na natin.
sa GMA Network na Noontime Show Laglag. Iba po ang TBJ, ano? Malaking network ang pinadapa po nila. Correct. Tapos yung dalawang Noontime Show doon, Partida. 100 plus na po ang station ng GMA, pero TBJ pa rin talaga, or ang EAT pa rin dahil talaga. Dahil yung nandyan yung Tito Vic and Joey, or TVJ. Ganun lang yung kasimple. Pinipili po ng mga tao. Diba? What if buong Pilipinas na po, mapuno na yung mapuno na po ng transmitter ng TV5? Wala na, uwi yung na. Mga ibang pasok dyan, hindi ko, ang alam ko lang dyan, 24 oras, PGS Batang Quiapo, at saka tatlo lang yung alam ko mga, kasi ang pinapanood ko lang yung alam yung matataas yung na rating, yung alam ng mga tao. Talaga, no? Dahil ngayon pa lang, waging-wagi na po ang TBJ. Komento nga po ng ilang netizen sa top 10 TV program na nilabas ng GMA ay ganito. Sabi ng isa dito, sana lang mamagitan din kayo sa tips sa paggamit nila ng Itbulaga. Ituloy, programa palitan ng titulo na lang. Dapat alam mo, tama ka sa naman yan kaysa pinipilit nilang dalhin yung pangalan na yan. Na Itbulaga ay sa mata ng mga netizen, wala rin. Di, wala, yes. What for pa ang show na yan, yung EAT ni Itbulaga ni Arosos? Naging komento mo, no? Sana mamagitan sila dito dahil nahatak sila sa ibaba dahil sa issue ng Pipa TBJ na dapat gawin. Dahil lang gawin. Yan sa pangalan, hindi maayos yung show nila, yung Itbulaga ni Arosos. Kasi alam ng netizen eh, di ba? Na lang yung tama para matapos na po yung lahat. Palitan yung titulo. Correct. Para matiwasay ang pagtatrabaho ng Noontime Show nila. Yung mga artista po nila doon. Walang mababash. Wala silang iiwasang mga tao na nagsasabi ng Tito Vic at Joey kasi original sila. Katulad ng ginawa po ni Buboy na pag-alis ng mic kay Nona, di ba? Na-trending yun. Hindi naman dapat yung tama. Eh, hayaan mo, ilagay yung microphone, o di, sagutin mo na lang, backupan mo na lang nang hindi ka mapapagalitan ng may-ari. Ganun lang yung Buboy. Kabastusan po yun na malinaw. Yan talaga yung best things yun na yung, dapat. Alam mo yung mga ginagawa ni Isko? Alam ni Isko anong ginagawin pag mga ganyang insidente o status na ang tao magpasalamat sa legit na Itbulaga, di ba? May nakahandang backup na sagot si Isko. Napapansin niyo na kay Isko. Gawin po nila ang palitan ng titulong Itbulaga ng ibang title. Yung next comment naman, sabi dito, nasa inyong Itbulaga, sana sinasabi nilang mataas yung ratings na nasa GMA Network. Kayo pero wala kayo sa mataas na ratings. Hindi kayo basahin pasok. Kaloka. Asan? Latin. Asan na yung Itbulaga na sinasabi nila na mataas na ratings nasa GMA Network. Kayo pero wala kayong mataas na ratings. Hindi kayo pasok. Kaloka. Asan na kayo? Grabe mag-comment, no? Hindi nilang mataas yung ratings na nasa GMA Network. Kayo pero wala kayo sa mataas na ratings. Correct. Hindi kayo pasok. Kaloka. Asan na kayo? Tama ka dyan ulit. Hindi accurate yung sinasabi nila in reality. Dinadisregard nila yung EAT ng TBJ. Self-proclaim na lang. Ganon. Binubuhat nila yung mga sarili po nila kahit na sa totoo naman, EAT naman talaga yung panalo dito at nangunguna number one sa puso ng masa. Sabi naman ng isa pang nag-comment, despite the poor signal, reception of TV5 in other locations, still, EAT managed to be the yes, top. Yes, correct. Kahit yung mga ibang kuan na lugar, liblib, isang channel na nakukuha, hindi nakukuha yung channel ng TV5. Pero namamayagpag pa rin yung EAT ng TV5. Time show in the Philippines. TBJ, legit. Dobercast. Yun. Tama ka ulit dyan. Partida mahina yung correct. Signal partida. Ng TV. Di ba? Partida pa yan.
B5 sa ibang lugar, but still, nangunguna sila. Tinalo pa po nila yung may sakop na 100 plus na station. 100 plus station, pero wala. Ganun pa rin, ganun pa rin sa 80. Dahil number one sila sa puso ng masa. Kitang-kita na talagang sila po yung sinusuportahan ng marami. Kaya doon pa lang, panalo na po sila. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Manalo-matalo ang TBJ sa korte. Panalong-panalo naman sila sa mamamayang Pilipino. Dahil yung kalaban po nilang noon time show, nananatiling second choice lamang ng iba. Kaya yung iba pong panatiko, wala pong ginagawa kundi mag-inampalaya. Ang ginagawa po nila, pinilita na lang po nila yung ratings, yung logo ng E80 show, ng TVJ. Binubodol ano? Yung mga ratings. No sense, no? Di ba? Parang nakakatulong ba ito upang maging maibsan, ano, yung pagka-beater nila? So, kung saan sila magiging masaya, go. Pero hindi po nila mabubura yung katotohanan na ang TBJ pa rin talaga yung number one at ang, pinapanood ng ang layo ng ano, yung lamang kami dito sa ating bansa. What if madagdagan pa po yung mga transmitter na yan, diba? Sagasaan talaga lahat yan. Silang mag-iinampalaya nito. Bitter. Kasi araw-araw na nilang makikita na napakataas lagi ng ratings po ng TBJ. Tapos yung sinusuportahan nilang show, ayun, mababa at hindi na pumaabutan yung TBJ. So, kung yun lang yung kaya no, ng sinusuportahan nilang show, tanggapin na lang po nila yun. Kasi kahit anong gawin nila, hindi naman sila papaawat yung 80 ni Halosos. Paano yan? Bakbakan na lang sa mga ratings sa mangyayari niyan. Iwan ko lang. Naging number 2 ang TBJ sa masa. So ano po ang masasabi ninyo sa comment update down na ito? Huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe. So guys, sana may natutunan tuloy. Naintindihan sa mga pinalabas ni Durst TV. Durst TV po, channel na courtesy po to kay Durst TV. Subscribe nyo si Durst TV guys. Tsaka lang din yung channel natin. Pasubscribe, like and share. Papindot na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa ating mga ina-upload. So guys, may na sagap kayong mga chismis. Dito chismis totoo to eh. So guys, hanggang dito na lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Charot. Ingat kayo lagi. God bless po and stay safe kung saan man kayo lagi. Goodbye, Babush.